Mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City, isa sa mga pinaka-apektado ng pagbuhos ng malakas na ulan. Ano? Dito sa buong Quezon City, merong 92 na barangay na apektado. At sa mga sandali pong ito, pasado alas 7, ay bahagyang tumila yung ulan. Ambon na lang po yung nararanasan. Pero kani-kanina lamang ay bumuhos yung napakalakas na ulan muli. Ano? Kaya naman yung mga residente rito sa May Tagumpay Village na unti-unting nagsisiuwian para i-check yung kanilang mga tahanan at yung mga nasalanta nilang mga gamit para ayusin, nagiging pahirapan pa rin po yung pag-aayos dahil nga pabugso-bugso pa rin po yung buhos ng ulan. At kung kanina po nakausap natin yung ilang mga residente rito sa Tagumpay Village, sa ngayon naman po ay makakausap naman po natin si Peachy De Leon, ang spokesperson po ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Peachy. Si Maris po ito at live po tayo sa unang balita. Good morning, Maris. Opo, ma'am, unahin ko na po, kumusta po ang monitoring natin sa buong Quezon City at gano'ng karami pa rin po yung mga barangay na lubog pa rin po sa baha? Yes, right now, ongoing pa rin po ang rescue operations natin for yung mga nag-shout out or nagbato ng messages na they need rescuing. And as of 10 p.m. last night, we already have 15,819 evacuees na families, totaling to 55,327 individuals. We have 227 evacuation centers and 93 barangays affected. Kumusta po ang sitwasyon nila sa mga evacuation center? Kompleto naman po sa mga pagkain, hygiene kits, mga bagay na pampainit, kumbaga yung mga blankets and all na kailangan nila? Okay, sa mga evacuation centers, we make sure na merong hot meals na sinaserve from the city government. And then, nandyan ang city health, nakamonitor to, para maiwasan po natin na magkahawaan ng kung anumang sakit. And we will make sure also na available po ang yung anti-leptospirosis na medicine kasi yung mga sumulong po sa baha. And in fact, the city vet also is there para i-check din po yung mga na-rescue mo dogs and cats po. Tapos meron pong directive si Mayor Joy since last night. Go ahead. Yan din po niya yung mga counselors na to help out sa mga evacuation centers para maalagaan po natin ang ating mga Q citizens. Meron po bang naitalang namatay o nawawala sa ngayon? Okay, we have unconfirmed na namatay sa barangay Bahay Toro. Isang pamilya po siya, mag-asawa at isang anak. And then meron po isang missing. Pero unconfirmed pa po to, we have yet to confirm it after our 8 a.m. briefing with Mayor Joy Belmonte. Sa ngayon po, ano po yung estimated na damages sa buong lungsod? Wala pa po kaming estimate kasi continuous pa rin po ang rescue operations namin hanggat matapos po ang lahat ng humihingi ng tulong. Saka po namin ma-assess and probably we will have an initial assessment after the 8 a.m. briefing po this morning. Alright po. Sa mga nangangailangan pa rin po ng tulong ng rescue, ano po yung hotline na tatawagan nila o saan po sila magpaparating ng kanilang paghingi ng tulong sa Quezon City Government? Okay, you have sa mga hindi pa po na nare-reach na mga Q citizens na kailangan po ng tulong, dial lang po kayo sa hotline po ng Quezon City 122 po or mag-message po kayo sa FB page ng Quezon City Government. Just put your name, your telephone number and your address po para po ma-verify and ma-assess po on how to rescue po kayong family or yung mga individuals po. Alright, maraming salamat po Ma'am Peachy De Leon, ang spokesperson po ng Quezon City Risk Reduction and Management Office. At sa inyo pong panahon, ingat po kayo. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.